97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag daw bawal ay masarap gawin. Pero handa ka bang i-enjoy ang panandaliang sarap kung ang kapalit naman ay pangmatagalang pagsisisi? Dear Papa Dudut, minsan may parte sa buhay natin na gusto nating ibaon na lamang sa limot. Lalo na kapag hindi maganda ang dulot nito sa ating pakiramdam at alaala. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Oscar. 37 years old na ako at nakatira dito sa Paranaque. Ayoko talagang magpakilala sa tunay kong pangalan dahil medyo sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa ngayon. Nasigurado akong kaiinisan ng ating mga kabarangay. Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko sa relasyon namin ng asawa kong si Carol. Nagkakilala kami sa isang mall kung saan ay nagtatrabaho ako bilang isang sales promodizer at siya naman ay napadaan para bumili ng school supplies na gagamitin niya para sa kanyang trabaho. Isa kasi siyang teacher, Papa Dudut. At nagkataon pa na pinsan siya ng isang katrabaho ko na naging tulay para magkakilala kaming dalawa. Pakiramdam ko nga noon ay na love at first sight ako sa kanya. Kaya humingi ako ng tulong sa katrabaho ko na ilakad ako kay Carol. Binigay niya ang cellphone number ni Carol sa akin at nang unang beses na tinawagan ko siya at nagpakilala ako na si Oscar na katrabaho ng pinsan niya ay hindi niya naman ako sinungitan. Nagkakwentuhan kami at nagkasundo na muling magkita hanggang sa maging close na nga kaming dalawa at tuluyan ang nagkaroon ng relasyon. Papa Dudut, 3 taon na kaming magkarelasyon ni Carol nang mag-apply ako ng trabaho sa abroad. Ayaw sana ni Carol dahil natatakot siya na baka hindi na siya balikan o kaya ay magkaroon ako ng ibang babae doon. Kaya para patunayan na mahal ko talaga siya at mapanatag na rin ang loob niya ay pinakasalan ko na siya, Papa Dudut. Nasa tamang edad naman kami at hindi natutol ang aming mga magulang. Kaya nagpakasal na kami at tumira muna kami sa isang apartment habang naghihintay ng alis ko. Natanggap din kasi ako kaagad sa ina-applyan ko na agency. At may kalahating taon pa kaming nagsama bilang mag-asawa ni Carol bago ako tuluyang umalis papunta ng Middle East para magtrabaho bilang isang sales merchandiser. Papa Dudut, mahirap at malungkot talaga ang magtrabaho sa abroad. Lalo na at malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Tapos wala pang 1 taon kaming nagsasama bilang mag-asawa ni Carol. Pero nagpakatatag ako dahil gusto ko talaga na mabigyan ng maayos na buhay ang asawa ko. Wala naman kaming naging problema ni Carol pagdating sa relasyon namin dahil consistent ang communication namin sa isa't isa. Yan ang dumire-diretso ang renewal ng kontrata ko sa abroad ay hindi na nga namin namalaya na halos 10 taon na pala akong nagtatrabaho sa Middle East. Doon na ako nag-decide na umuwi ng Pilipinas dahil may sapat na rin naman kaming ipon ng asawa ko. Gusto ko na rin kasi na magsimula kami ni Carol na bumuo ng totoong pamilya. Grabe, Han. Nakakapagod talaga maglipat ng bahay, no? May ilang gamit pa nga tayong natira sa labas eh, pero mamaya na siguro yun. Magpahinga na muna tayo sandali dito sa sala. Eto oh, nagtimpla na ako ng juice at bumili na rin ako ng tinapay para sa merienda natin. Ayun, salamat, Han. Sakto, dahil nagugutom na ako. Pero alam mo, tama ka sa sinabi mo. Nakakapagod talaga tong buong araw na paghakot natin ng mga gamit.
Kung pwede lang talaga na yung dating bahay na lang natin mismo ang ilipat natin dito sa bago nating titiran. Para hindi na tayo magakot ng gamit. Oo nga no. Ang liit pa naman ng bahay na yon, kasyang-kasya yung dito sa bago nating bahay. Pero Han, alam mo, masaya talaga ako na magkasama na tayo ngayon. Ako rin naman eh, sobra. Imagine, dati nililigawan lang kita. Tapos nang maging mag-asawa na tayo, umalis naman kaagad ako at nagtrabaho sa malayo ng halos 10 taon. Ay, Han, salamat ha. Bakit ikaw ang magpapasalamat? Eh ikaw nga ang nagpundar ng halos lahat ng to. Yung sinusweldo ko nun sa pagtuturo halos napupunta lang sa pagmamasteral ko. Kaya pera mo halos lahat ang naging dahilan para mabili natin ang bahay na to. Pera nating dalawa. Kasi kung hindi ka naman pumayag na umalis ako para magtrabaho sa Middle East, hindi natin kaagad magagawa ang lahat ng to. Alam ko naman na ayaw din talaga ng mga magulang mo na umalis ako. Ikaw lang ang nag-convince sa kanila na pumayag. Kakakasal lang kasi natin noon tapos iiwan mo kaagad ako. Magagalit talaga mga magulang ko sa'yo. Pero naiintindihan ka naman nila eh. Kaya nga salamat sa tiwala na ipinabaon at ibinigay mo sa akin. Lalo na sa mga plano ko na para sa ating dalawa. Tiwala na kahit kailan hindi mo sinira. Hindi kaya biro yung magkalayo tayo sa isa't isa sa napakahabang panahon. At hindi na ulit mangyayari yun. Hinding-hindi na ulit kita iiwanan. Talaga? Oo. Hindi na ako babalik sa Middle East. Sigurado ka? Pero anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Alam ko namang hindi ka sanay na walang trabaho. May natira pang pera sa naipon natin, di ba? Oo, meron pa. Medyo malaki pa nga yun eh. Sinadya ko yun para sa van na bibilin ko. Plano ko na mag-drive ng van para sa mga bakasyonista. Para kahit paano, kumikita pa rin ako. Oo nga no. Ang galing talaga ng plano mo, Han. Pero hindi pa yun tapos. Dahil may gusto pa akong trabahuin ngayon. Ha? May iba ka pang plano? Ano pa yon? Bakit parang ang dami mo namang gustong gawin? Ang totoo, tatrabahuin ko na rin mabuti yung paggawa natin ng mga bata. Loko ka talaga, Han. Kumain ka na nga dyan at kukuha muna ako ng damit na pamalit mo. Basa na pala kasi ng pawis yung likod mo. Papadudot, gamit nga ang naipon namin ni Carol ay nakabili kami ng isang row house na ngayon ay tinitirhan naming mag-asawa. At isang van na gagamitin ko sa trabaho. Si Carol naman ay nagpatuloy sa kanyang pagtuturo. Papadudot, pakaramdam ko noon ay wala na akong mahihiling pa dahil maayos na talaga ang buhay namin ng asawa ko. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, ay doon ko naramdaman na parang may kulang pa. At saka ko lang na-realize na iba pa rin talaga ang bahay kapag may kasamang bata. Alam ko na mas magiging masaya kaming mag-asawa kung bibiyayaan kami ng isang anak. Pero papadudot, hindi naman kami nagmamadali ni Carol. Lalo na at ngayon lamang ulit kami nagkasama bilang mag-asawa pagkatapos ng maraming taon. Isa pa ay pareho naman kaming nagpa-check up noon at ang sabi ng doktor ay walang may diferensya sa aming dalawa. Perfect timing lang daw ang kailangan at makakabuo din kami ng anak ng asawa ko. Papadudot, mag-iisang taon na kami ni Carol sa tinitirhan namin nang makilala namin ang bagong lipat sa katabing bahay namin. Ang mag-live-in partner na sina Jack at Bella. Mabait din silang dalawa at nagdala pa nga ng pagkain si Bella sa bahay para makipagkilala sa amin ni Carol. Makwento si Bella at totoong maganda, papadudot. Maputi ang kutis niya, bilugan ang kanyang mga mata. Mahaba ang buhok at balingkinita ng kanyang pangangatawan. Malaki nga ang pagkakahawig niya sa napakagandang kapuso star na si Kim Domingo. At sa ilang minuto nilang pagkukwentuhan ng asawa ko, sa tapat ng bahay habang naglilinis ako ng sasakyan, ay narinig ko na magtatatlong taon na silang magkarelasyon ni Jack at nangungupahan lang sila sa katabing bahay namin. Isa daw medical representative si Jack at siya naman ay kakaresign lamang sa trabaho bilang dental assistant.
At bago nga siya umalis ng bahay namin, Papa Dudut, ay nginitian niya ako. Ngiti na hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang dating sa akin. Papa Dudut, hindi lang yon ang unang beses na pumunta siya sa bahay. Dahil nga sa makwento talaga si Bella, ay unti-unti na nga silang naging close ng asawa ko. Sandali lang! Good morning! Oh, Bella! Ikaw pala! Magandang umaga rin. Bakit napadaan ka? May kailangan ka ba? Nandyan ba si Carol? Wala pa eh. Nagpunta sa palengke. May usapan ba kayo na magkikita ngayon? Ah, oo. Nabanggit niya kasi nung isang linggo na papahiramin niya ako ng mga romance pocketbook niya. Naiinip na kasi ako sa bahay eh. Ganun ba? Wala pa kasi siya eh. Pero pauwi na rin yun. Kung gusto mo, bumalik ka na lang mamaya. Hindi ba ako pwedeng maghintay dyan sa loob? Pwede naman. Lika, pasok ka. Sure ka na okay lang? Baka nakakaabala ako sa ginagawa mo. Ayos lang. Kakatapos ko lang ding ayusin yung lababo namin. Pasok ka na. Dito muna hintayin si Carol. Salamat. Grabe! Ang dami niyo palang gamit dito. Tsaka ang ganda ng sahig ng bahay niyo. Si Carol kasi ang pumili ng tiles para sa sahig. Kaya yan, ang ganda, di ba? Nakwento nga ni Carol na siya halos ang pumili ng lahat ng gamit dito. Dahil ayaw mo raw magdesisyon pagdating sa mga ganong bagay. Pati pala yun, nakwento niya. Sa aming dalawa kasi, mas maganda ang taste niya pagdating sa mga design ng gamit. Kagaya nitong tiles at itong sofa dito sa sala. Kaya hinayaan ko na siya magdesisyon sa lahat ng mga kakailanganin namin dito sa bahay. Ang swerte naman talaga ni Carol sa'yo. Ang sarap mo siguro talaga maging asawa. Hindi naman. Mas swerte ako sa kanya kasi nagawa niyang maghintay ng halos 10 taon sa akin. Ang tagal ko rin kasi nagtrabaho sa abroad. Sabagay. Hindi rin kasi biro na hindi mo makasama ng halos 10 taon ang asawa mo. Alam mo na, ang hirap kaya nang walang ganun. Oo, medyo nga. Pero sanayin lang siguro kasi syempre, sa umpisa lang naman talaga mahirap ang lahat. Ibig sabihin, nasanay ka ng walang rumoromansa sa'yo? Ha? Oh my gosh, sorry. Na-awkward ang ka ba sa mga tanong ko? Medyo na-curious lang talaga ako sa mga kinuwento ni Carol sa akin tungkol sa LDR ninyong dalawa. Hindi, ayos lang. Gusto mo ng juice? Pagtitimpla na lang muna kita. Buka muna dito. Pauwi na yun si Carol, kaya hintayin mo na lang siya dito. Papadudot, sa totoo lang ay medyo nagulat at nasiwa ako sa mga naging tanong ni Bella. Napapaisip tuloy ako noon kung ano pa ba ang ibang kinuwento ni Carol sa kanya tungkol sa relasyon naming dalawa habang magkalayo kami. Nakwento kaya ni Carol na minsan sa sobrang pagkasabik namin sa isa't isa habang nasa abroad ako ay nagawa naming magpalitan ng malalaswang mensahe at larawan. Na minsan ay magkatawagan kaming dalawa at nagbi-video sex. At kung ano-ano pang bagay na ginagawa ng mga mag-asawang nasa LDR na sitwasyon. Hindi ko rin tuloy maiwasang isipin na kaya siguro ganon na mga tingin at ngiti sa akin ni Bella ay dahil sa mga nalalaman niya tungkol sa amin ang asawa ko. Pero sa kabilang banda, Papa Dudut, ay naisip ko rin na hindi naman siguro yon gagawin ang asawa ko dahil hindi siya makwento tungkol sa mga ganong bagay. Kaya nga hindi ko alam kung bakit yun ang naisip ko na pwede nilang maging topic na pagkukwentuhan ni Bella. Dahil pwede naman nilang pag-usapan ang tungkol sa mga halaman ni Bella o kaya ay mga pocketbook ni Carol. At hindi ang tungkol sa mga malalaswang bagay na yon. Papadudot, nang makauwi na si Carol mula sa pamamalengke at maabutan niya si Bella sa bahay, ay hindi rin kaagad umalis si Bella kahit nakuha na niya ang mga pocketbook na kailangan niya.
Pinagstay pa kasi siya ni Carol at sinabing sumabay na sa amin sa tanghalian. Hindi ko tuloy alam kung maaasiwa ba ako o ma-excite. Ang nakakatawa, Papa Dudut, ay natanong ko ang sarili ko. Kung bakit naman ako ma-excite kung makakasabay namin si Bella sa tanghalian. Oo, maganda siya at sobrang sexy ng katawan. Pero ayokong gumawa ng mga bagay na pwedeng ikasira ng relasyon namin ni Carol. Kaya pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko i-entertain kung anuman itong nagsisimula kong maramdaman sa tuwing makikita ko si Bella. Papa Dudut, siguro ay masyado lang talagang malikot ang imagination ko. Kaya naiisip ko na parang inaakit ako ni Bella. Magkaiba naman kasi ang nang-aakit sa nakikipagkaibigan. Narealize ko na kaya madalas pumupunta si Bella sa bahay para makipagkwentuhan kay Carol ay dahil naiinip siya sa kanila. Kumbaga ay sabik lang siya sa kausap o kakwentuhan. At dahil sadyang mabait ang misis ko ay mabilis silang nagkapalagaya ng loob at nagkasundo. Kay Carol ko nalaman na madalas palang wala sa bahay si Jack kaya wala rin kasama si Bella. Kinuwento rin ni Carol na masaya talagang kausap si Bella. Madalas nga ay nagdadala pa siya ng pagkain sa bahay dahil mahilig daw siyang magluto. Kapag kasi na-assign sa malayong ospital si Jack, ay ilang araw din itong hindi nakakauwi. Kaya kesa raw masayang ang mga pagkain ni Bella sa ref, ay iluluto na lang daw nila yon at ipinamibigay sa kung sino ang pwede nilang pagbigyan. Papa Dudut, pagkalipas ng ilang buwan ay mas naging close si na Carol at si Bella. Kahit paano ay natutuwa na rin ako kasi may nakakausap na rin si Carol bukod sa akin. Hindi rin kasi mahilig lumabas ng bahay ang misis ko at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Mabuti na lang at may isang Bella kami na kapitbahay na dumadayo sa amin para magtanggal din ng inip niya. At least alam ko na hindi nauubos ang oras ni Carol sa stress sa trabaho. Kaya habang tumatagal, nagiging kampante na rin ang loob ko kay Bella. Sana gising na si Bella para matapos ko kaagad ayusin ang gripo sa banyo nila. Sandali lang! Ay, Oscar, ikaw pala! Bakit ang aga mong kumatok? Biniling kasi sa akin ni Carol kanina. Bago siya pumasok sa trabaho, napuntaan daw kita ngayong umaga. Nag-text ka raw sa kanya na sira ang gripo niyo sa banyo, kaya gusto mo sanang ipaayos sa akin. Ay, oo nga pala. Lika, pasok ka. Okay lang ba? Siyempre naman. Pasensya ka na kung nakatapis lang ako. Maliligo na sana ako eh, pero ayun, sira nga yung gripo sa banyo namin. Maaga rin kasing umalis si Jack kanina, kaya hindi ko napaayos. Halika, pasok ka na. Sigurado ka na okay lang, ha? Oo nga. Lika na. Nag-almusal ka na ba? Gusto mo magkape muna? Ayos lang ako. Tapos na ako magkape bago umalis ang asawa ko kanina. San pala ang banyo nyo? Yung pintong yan. Silipin ko na yung gripo, ha? Okay, sige. Wala ngang lumalabas na tubig. Pero mukha namang walang naputol. Baka may bumara lang. Oscar? Pasensya na pala kayo kagabi, ha? Para saan? Wala ba kayong kahit anong narinig? Kagabi lang kasi ulit nakauwi dito si Jack. Kaya ayun, medyo maingay kami sa pag-aharutan namin. Wala naman kami narinig ni Carol. Ah, ganun ba? Mabuti naman. Akala ko narinig ninyo yung mga ingay namin ni Jack kagabi. Ayos lang. Normal lang naman yun sa mag-asawa. Ibig sabihin, gusto mo rin ng maingay? Hindi. Ang ibig ko sabihin, Joke lang. Si Jack kasi madalas wala talagang pakialam sa mga kapitbahay namin.
Ayos lang sa kanya kahit naririnig o nakikita ng ibang tao ang mga ginagawa namin. Ang weird, no? May ganung tao talaga. O yan, ayos na tong gripo nyo. Ayan! Makakaligo na rin ako. Salamat, Oscar. Oo nga pala, kainin mo na muna tong brownies na ginawa ko kanina. Dapat almusal to ni Jack eh, kaya lang ang aga niyang umalis. Hindi na. Alis na rin ako para makaligo ka na. Okay lang yun. Pwede naman akong maligo habang kumakain ka dito. Pakisara mo na lang ang pinto ah, kapag lalabas ka na. O sige, papasok na ako dito sa banyo. Papadudod, sa tuwing uuwi nga si Jack ay medyo maingay ang paghaharutan nilang dalawa ni Bella. Mabuti na lang at wala pang nakatira sa katabing bahay nila dahil siguradong maririnig din ng mga yon ang ingay nila. Yung mga ingay na nagsisimula sa tawanan, kilitian hanggang sa nauuwi na sa mga ungol. Hindi na nga namin napigilan ni Carol ang mapagkwentuhan ng tungkol sa bagay na yon. Pero syempre dahil mag-asawa kami, iniisip namin na normal na rin yon. Lalo na at madalas na wala si Jack sa bahay nila. Ganon din naman kasi kami ni Mrs. noong bagong uwi pa lang ako mula sa abroad. Ganon kami kasabik sa isa't isa kaya naiintindihan namin sila. Papadudod, sa mahigit na 10 taon naming magkarelasyon ni Carol, kasama na ang mga taon na hindi pa kami kasal, ay never na akong na-attract sa ibang babae. Kahit pa nga noong nagtatrabaho ako sa abroad. Nagawa kong iwasan ang lahat ng tukso na lumalapit sa akin. Never akong gumawa ng kasalanan sa asawa ko. Ngayon lang. Ngayon lang talaga ako nagsisimulang ma-attract sa ibang babae, Papa Dudut. Hindi ko alam pero ang lakas talaga ng dating sa akin ni Bella. Minsan nga kapag naririnig ko ang paghaharutan nila ni Jack, hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-imagine kung anong itsura ni Bella habang ginagawa nila ang bagay na yon. Anong itsura niya kapag ako naman ang kasama niya? Papa Dudut, alam kong nagsisimula na akong magkaroon ng kasalanan. Pero sa loob-loob ko, pagpapantasya lang naman yon. At wala akong balak na totohanin dahil mahal ko ang asawa ko, mahal na mahal. Papa Dudut, akala ko ay madali lang layuan ng tukso. Lalo na kung mahal mo talaga ang asawa mo. Pero napatunayan ko na hindi pala talaga. Nagkaroon kasi ng seminar si Carol sa Batangas at 3 araw din siyang mawawala sa bahay. Sa unang gabi na wala siya, ay narinig ko na nagkaroon ng pagtatalo sa bahay ni Bella. May sigawan at basagan ng gamit hanggang sa nauwi sa padabog na paglabas ni Jack sa bahay nila. Kausap ko noon si Carol sa cellphone at sinabi ko sa kanya ang nangyari sa kabilang bahay. Wala sana akong balak na puntahan si Bella pero si Carol ang nag-convince sa akin na i-check ko raw kung maayos lang daw si Bella sa kanila. Kaya nang hindi pa rin bumalik si Jack ay nag-decide na nga akong katukin ang bahay ni Bella. Naabutan ko siyang umiiyak habang umiinom ng alak. Pumasok na ako sa loob ng bahay nila at doon ko nalaman na nagtalo nga sina Jack at Bella. At sinabi daw nito na mag-cool off muna silang dalawa. Alam mo, hindi naman dating ganyan si Jack eh. Hindi madalas na mainitin ang ulo niya nung bago pa lang kami na magkarelasyon. Baka kasi nadadala niya lang dito sa bahay niyo ang init ng ulo niya mula sa trabaho. Baka stress lang siya. Mabuti sana kung ganun eh. Kaya lang hindi. Nandito na nga lang ako sa bahay. Kung sino-sino pang pinagseselosa niya, pati yung nagde-deliver dito ng tubig, pinag-iisipan niya ng masama. Baka kasi natatakot lang talaga si Jack na mawala ka sa kanya. O kaya maagaw ka ng iba. Eh kaya nga ako pumayag na magsama na kami sa iisang bahay para matigil na yung pag-iisip niya ng kung ano-ano. Binitawan ko na nga ang trabaho ko para sa kanya tapos ayaw pa rin niyang huminto sa pagsiselos niya. May lalaki talagang seloso. Lalo na kung napakaganda ng girlfriend nila. Talaga? Nagagandahan ka sa akin? Oo. Oo naman.
Sino ba naman ang hindi magagandahan sa'yo? Ikaw yata ang lasing na sa ating dalawa eh. Hindi no? Nakakadalawang bote pa nga lang ako eh. Eh bakit nauutal ka habang kausap mo ko? Tapos namumula pa yung pisngi mo at hindi ka rin makatingin ng diretso sa akin. Ano? Hindi naman ako nauutal ah. Oh, ayan ka na naman. Nauutal ka na naman, Oscar. Alam mo, swerte-swerte talaga ni Carol sa'yo. Kaya nga, inggit na inggit ako sa kanya eh. Kasi meron siyang asawa na gwapo na, sobrang sipag pang magtrabaho. Ano? Kung ano-ano namang napapansin mo? Masipag din namang magtrabaho si Jack. Kaya nga palagi siyang wala dito sa bahay niyo. Pero hindi naman siya kasing gwapo mo. At wala siyang kasing lakas ng sex appeal mo. Oscar, pwede bang humingi ng favor? Ano yun? Pwede bang hiramin kita kahit isang gabi lang mula sa asawa mo? Alam mo Bella, lasing ka na. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Mabuti pa siguro umuwi na lang. Bella, bakit mo ako inalikan? Oscar, isang gabi lang oh. Pagbigyan mo na ako. Sa totoo lang, matagal na kasi kitang gusto. Huwag kang mag-alala. Sigurado kong hindi uuwi si Jack, kaya solong-solo natin ang bahay na to. Bella, wag! Alam mo namang may asawa na ako, di ba? Wala naman siya dyan sa bahay niyo eh. Tigilan mo na nga ang paghalik sa akin. Teka, huwag mo ko hawakan dyan. Ano ka ba? Oscar, ngayong gabi lang, promise. Pero Bella… Hinding-hindi malalaman ng asawa mo o kahit na sino mangyayari sa ating dalawa. At sisiguruduhin ko rin na hinding-hindi mo makakalimutan ang gabi na to. Papadudod sa maniwala kayo at sa hindi ay pinilit kong pigilan ang sarili ko na hindi matukso sa ginawa ni Bella sa akin. Pinilit kong kalasin ang mga yakap niya at iwasan ang mga halik niya sa labi ko. Nakailang iwas ako sa kanya pero dala na rin siguro ng alak ay tuluyan akong bumigay sa ginawa niyang pangaakit sa akin. Hanggang sa pinagsaluhan na nga namin ang mainit na gabi sa loob ng bahay niya. Wala eh. Sa kanya na nang galing na sobrang lakas daw ng sex appeal ko. Papadudot kaya kahit na alam niya na may asawa na ako ay hindi rin daw niya mapigilan ang sarili niya na magpapansin sa akin. Dahil matagal na raw talaga niya akong gusto kahit pa may sari-sarili kaming karelasyon. Papadudot yun na nga ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasala ako sa asawa ko. At aaminin ko na sobrang nag-enjoy ako nakasama si Bella sa buong gabi. Hindi kasi ako makapaniwala na yung babaeng pinagpapantasyahan ko lang ay nagawa ko ng makuha sa wakas. Oo, mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal. Pero hindi naman natin minsan maiiwasan na magkagusto sa iba, hindi ba? Kumbaga sa ulam, kahit gaano natin yon kapaborito, maghahanap at maghahanap pa rin tayo ng pangtanggal umay. At sa sitwasyon ko ngayon, si Bella ang naging appetizer ng buhay ko. Papadudod, sa tatlong araw na seminar ni Carol sa Batangas ay tatlong araw din kaming gumawa ng kasalanan ni Bella. Nagkulong kami sa bahay nila buong maghapon at sinigurado ko na walang makakakita sa akin sa paglabas ko mula doon. Sinabi rin kasi ni Bella na may dala palang gamit si Jack nang umalis ito kaya sigurado daw siya na ilang araw din itong hindi uuwi. Kapag nagtatalo daw kasi silang dalawa ay palaging nagpapalipas ng init ng ulo sa ibang bahay si Jack. At kahit na hindi ako sigurado na hindi talaga uuwi si Jack sa mga araw na yon, ay nagpadala pa rin ako sa tukso. At kapag kausap ko naman si Carol sa cellphone ay tahimik lang si Bella para hindi kami mahuli na magkasama.
Kaya in-enjoy ko ang bawat araw na magkasalo kami sa kama ni Bella hanggang sa pareho ng nanlambot ang aming mga katawan sa pagod. Papadudot, nang makabalik na si Carol mula sa seminar ay doon ako sobrang inatake ng pagkakonsensya. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung paano at bakit ko ba nagawa ang bagay na yon. Si Bella naman ay hindi rin muna pumunta sa bahay kagaya ng naging usapan namin kapag umuwi na si Carol. Papadudod, sa sobrang guilty ko ay dinaan ko na lang ang lahat sa pag-aasikaso kay Carol. Mula sa paghahanda ng mga gamit niya pampasok sa trabaho, mga pagkain na kakainin niya hanggang sa babaunin niya, at kung ano-ano pa. Naging sobrang malambing din ako sa kanya at minsan nga ay natatawa na lang siya. At kung minsan nga ay medyo nawiwirduhan sa ginagawa ko. Pero ang palagi ko lang sagot ay sobra ko lang siyang namimiss kaya ko ginagawa ang mga bagay na yon. Kahit ang totoo ay sobra lang talaga akong nagigilty dahil sa naging kasalanan ko sa kanya. Kaya nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko na ulit uulitin pa ang ginawa namin ni Bella. Han, ito yung baon mo para sa lunch mamaya. Baka makalimutan mo na naman to kagaya kahapon. Ay, salamat, Han. Hindi ko pala nalagay yan sa bag ko. Sabi ko na parang may kulang sa gamit ko eh. Nagiging makakalimutin na talaga ako. Teka, wala ka bang biyahe ngayon? Wala eh. Hindi muna ako tumanggap ng biyahe buong linggo. Oh, bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Han, okay lang ako at wala akong sakit. Gusto ko lang na dito muna ako sa bahay. Para maasikaso kita bago ka umalis at pagka-uwi mo galing trabaho. Ang sweet naman ng asawa ko. Ikaw ha, baka may ginagawa kang hindi ko alam kung ano. Wala. Ano naman ang gagawin ko na hindi mo dapat malaman? Hindi ko alam. Siguro kagaya ng ginawa mo dati nung sinurprise mo ako sa wedding anniversary natin, na bigla ka nalang umuwi ng Pilipinas nang hindi mo sinasabi sa akin. At kinuntsaba mo pa talaga parents ko para sa surprise na yon. Ah, oo nga. Naalala ko na. Ang galing mo pa naman magtago ng sikreto kaya hindi kita nahuli kaagad. O sige na, aalis na ako at baka malate pa ako sa trabaho ko. Bye, Han. Sige, Han. Ingat ka. I love you. I love you too. Bye. Liligpitin ko muna siguro tong pinagkainan namin. Tapos isusunod ko ng laban ng mga damit. Oh, may nakalimutan pa bang gamit si Carol? Parang wala namang naiwan dito sa lamesa. Ah, nakala ko wala ka ng... Bella? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka muna. Baka makita ka ng asawa ko. Ano ka ba? Umalis na yung asawa mo, di ba? Kaya nga nandito na ako eh. Teka, huwag ka munang pumasok. Baka kasi bumalik siya at makita ka niya dito sa loob ng bahay. Nakaalis na nga siya. Nakasalubong ko pa nga siya kanina eh. Nagkabatian pa kami bago siya sumakay ng tricycle. Kaya alam ko na solong-solo na kita ngayon. Namiss kita. Bella, huwag kasi muna ngayon. Baka bumalik ang asawa ko. Ang kulit naman ito. Sinabi ko na nga na hindi na babalik yon. Kaya nga nila ko na tong pinto ng bahay niyo eh. Kaya halika, ituloy na natin to. Mag-enjoy na tayo habang wala ang asawa mo. Papadudot, akala ko kapag kasama ko na si Carol ay madali ko nang maiiwasan ng tukso, pero hindi pala. Dahil nang umagang yon ay bumigay na naman ako. Nagpadala na naman ako sa tukso at naging marupok ako, papadudot. Muli na naman naming pinagsaluhan ni Bella ang masarap na nakaw na sandali sa loob pa mismo ng bahay namin ni Carol. Buong maghapong kaming gumawa ng kasalanan. At bago siya lumabas ay sinigurado ko na walang ibang tao na pwedeng makakita sa kanya.
Papadudot, oo, inaamin ko na nag-enjoy talaga ako sa ginawa naming yon ni Bella. Pero takot ako na malaman ito lahat ni Carol. Ayoko magtalo kami at mawala sa akin ang asawa ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag nangyari yon. Pero nasundan pa nang nasundan ang mga nangyari sa amin ni Bella kapag wala ang asawa ko sa bahay. Minsan nga kahit nasa bahay pa si Carol ay magkukunwaring magdadala lang ng pagkain si Bella. Pero pasimple na siyang humahalik sa akin kapag hindi nakatingin si Carol. Papadudot na hinto ang ginagawa naming mga nakaw na sandali ni Bella nang umuwi na si Jack sa kanila. Hindi na rin kumatukpang muli si Bella sa bahay namin at nalaman ko kay Carol na nagkaayos na ang dalawa. Lumipas ang mga linggo na naging buwan pero hindi na nga ako muli pang tinukso o inakit ni Bella. Paminsan-minsan ay nagpupunta pa rin siya sa bahay pero hindi na ako ang dahilan. Si Carol na. Ibinabalik niya lang ang mga pocketbook na hiniram niya o kaya naman ay manghihiram ulit siya ng bago. Nagpapansinan pa rin kaming dalawa, papadudot, pero hanggang tanguan at ngitian na lang. Mas okay na yon kesa mamroblema pa ako. Oo, namimiss ko mga nakaw na sandali naming dalawa. Pero dahil appetizer ko lang naman siya, ay alam ko sa sarili ko na mabilis ko siyang makakalimutan. Isang gabi, papadudot, ay nagising kami ni Carol sa mga sigawan mula sa kabilang bahay. Mga sigawan ni Bella at Jack kasunod ay ang ingay ng pagkasira ng mga gamit na parabang hinahagis. May 10 minuto lang yon na nangyari bago muling tumahimik ang kabilang bahay. Kagaya ng dati ay ayoko na sanang pumunta doon at makialam pero si Carol ang nag-convince sa akin na i-check ko raw ang kapitbahay namin. Ikaw pala, Oscar. Anong ginagawa mo dito? Narinig kasi namin ni Carol na nagsisigawan kayo ni Jack kanina. Nakarinig din kami ng mga nasira at nabasag na gamit. Gusto niya kasi check ko kung okay lang ba kayo. Nag-aalala kasi siya sa'yo. Nandiyan ba si Jack sa loob? Wala. Wala na naman siya. Umalis ulit siya ng bahay at hindi ko alam kung kailan na naman siya babalik. Nag-iwan na kasi siya ng panggastos ko dito eh. Kaya sigurado ko na ilang araw na naman siyang mawawala. Pero bakit kayo nagsisigawan kanina? Ayoko na sanang pumunta dito kasi alam ko na away niyong mag-partner yan. Pero kinulit kasi ako ni Carol na tingnan ko kung ayos ka lang ba. Ang bait talaga ng asawa mo, Oscar. Pero gusto mo talaga malaman ang dahilan? Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Kasi ayoko rin naman na… Buntis ako. Ha? Anong sabi mo? Alam ko na malinaw mong narinig ang sinabi ko, Oscar. Kaya hindi ko na kailangang ulitin pa. Pero hindi naman ako yung ano, di ba? Ano bang ibig mong sabihin na ano? Linawin mo nga. Yung alam mo na… Hindi ko malalaman kung hindi mo didiretsuhin. Hindi naman ako ang tatay ng dinadala mo, di ba? Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam sa ngayon. Yun ba ang pinag-awayan niyo ni Jack kanina? Alam niya na ba yung tungkol sa nangyari sa atin? Hindi. Wala akong sinabi na kahit na ano sa kanya tungkol sa atin. Ayoko kasi na mas lalong guluhin ang sitwasyon. Pero nang sabihin ko pa lang sa kanya na buntis ako, nagalit kaagad siya. Sumigaw at halos magwala. Ito nga oh. Marami kaming gamit na nasira. Gusto niya kasi na ipalaglag ko ang bata pero hindi ako pumayag. Ano? Bakit niya naman gustong gawin yun? Hindi niya ba naisip na napakalaking kasalanan ang gusto niyang mangyari? Ewan ko. Kaya siya wala pa raw sa plano niyang bumuo ng pamilya. Pero binahay niya na ako. At kung hindi ko raw ipapalaglag ang bata, ihiwalayan niya na raw ako ng tuluyan. Anong plano mo ngayon? Ayoko ipalaglag tong bata. Kahit anong mangyari, hindi ko papatayin ang anak ko. Hindi, Oscar. Papadudot, pagkatapos naming mag-usap ni Bella ay naging sobrang magulo rin ang isipan ko.
Pero syempre hindi ko yon pinakita sa asawa ko. Nang tanungin niya ako kung ano raw ba ang nangyari sa bahay ni Nabella, ay sinabi ko sa kanya na away mag-asawa lang ang dahilan ng kanilang mga sigawan. Wala akong binanggit sa gustong mangyari ni Jack o sa ipinagbubuntis ni Bella. Papadudot, may bahagi ng sarili ko na kinakabahan. Kahit na hindi sinabi ng diretsyo ni Bella, ay alam ko na malaki ang posibilidad na ako ang tatay ng batang ipinagbubuntis niya. Mahigit 3 buwan na rin kasi ang nakakalipas mula ng huling beses na may mangyari sa aming dalawa. At yon ang mas ikinababahala ko. Ngayon pa lang papadudot ay hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin kung sakaling magkatotoo ang hinala ko. Paano nga kung nabuntis ko si Bella? Dapat ko bang ipaalam sa asawa ko? Pero anong magiging plano ni Bella kapag napatunayan niya na ako ang tatay ng baby niya? Ipapaako niya kaya sa akin ang bata? Handa naman ako sa responsibilidad papadudot pero hindi ako handa na iwanan ng asawa ko kapag nagkataon. Ayokong mawala sa akin si Carol. Kaya papadudot hindi ko pa man ako kumpirma ang katotohanan. Natatakot na ako kaagad na kamuhian ako ng asawa ko. Papadudot ilang araw pa ang lumipas pero hindi ko napansin na umuwi si Jack sa bahay nila. Si Bella naman ay hindi na rin pumupunta sa bahay namin kahit para makipagkwentuhan lang kay Carol. Hindi ko tuloy maiwasan ang mag-alala sa kanya dahil palaging sarado ang bahay nila. Ayaw ko naman na ako ang kumatok doon para kumustahin siya dahil pilit ko na ngang inilalayo ang sarili ko mula sa kanya. Gusto ko na kasing kalimutan talaga kung ano man ang namagitan sa aming dalawa. Ang sabi naman ni Carol papadudod ay nagkakatext naman daw sila ni Bella at ayos lang daw ito. Pinag-iisipan na rin daw nito na umuwi ng probinsya. Ako naman ang napaisip papadudot kung sakali na anak ko nga ang dinadala ni Bella tapos ay uuwi siya ng probinsya nila. May chance pa kaya na makita at makilala ko ang anak ko? Papadudot, ayoko sanang isipin ang possibility na anak ko talaga ang dinadala ni Bella. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yun din kasi ang matagal na naming gusto ni Carol, ang magkaroon ng sariling anak. Pero hindi ko naman na-imagine na darating ako sa point na sa ibang babae pa pala ako magkakaanak. Han, patingin naman ko sino yung kumakatok. Tinatapos ko lang tong niluluto ko. Sige yan, ako nang bahala. Oh, Bella, kumusta ka? Teka, bakit may dala kang mga gamit mo? Magpapaalam lang sana ako sa inyo ni Carol. Uuwi na kasi ako ng probinsya namin. Nandyan ba siya? Oh, Bella! Ikaw pala yan! Ngayon na ba ang alis mo? Kala ko sa susunod na linggo pa. Oo eh. Baka kasi maubos ko pa yung huling pera na iniwan sa akin ni Jack. Hindi na kasi ako binalikan ng gago na yun eh. Kaya sinoli ko na rin yung susi sa may-ari ng bahay namin. Nag-iwan na rin ako ng pera sa kanila para ipahakot ang mga gamit na natitira doon. Hay nako, sira talaga ulo nung lalaking yun. Sandali lang ha, kukunin ko lang yung mga pocketbook na sinabi kong ibibigay ko sa'yo. Sige, maghihintay ako dito. Salamat. Bella, anong plano mo ngayon? Ayun na nga. Uuwi muna ako sa probinsya namin. Nalaman na rin kasi ng nanay ko na buntis ako eh. At sila ang nag-convince sa akin na umuwi na lang muna dahil alam nga nila na hindi ako gustong panagutan ni Jack. Pero sigurado ka ba na si Jack talaga ang tatay ng dinadala mo? Importante pa ba yun? Oo! Dahil kung sakali man ako ang tatay, handa ako na makakuin ang responsibilidad eh. Oscar, mabait si Carol. At ayoko na maging dahilan para pati kayo magkagulo. Ayoko masira ang relasyon ninyong dalawa. Ang ibig mong sabihin? Ako nga ang tatay ng dinadala mo? Oo. Dahil nalaman ko na magtatatlong buwan na pala akong buntis. At alam nating dalawa na ikaw ang huling lalaking nakasama ko bago ang 3 buwan na yon. Gusto mo bang pag-usapan muna natin to bago ka umalis? Hindi na. Okay na ako. Kagaya ng sabi ko, Oscar,
Mabait ang asawa mo. At ayokong guluhin ang relasyon ninyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ito na yung huling beses na magkikita tayo. Kagaya ng pangako ko sa'yo noon, walang sino mang makakaalam na mga naging nakaw na sandali nating dalawa. Papa Dudot, gustong gusto ko nang pigilan si Bella sa pag-alis niya at pag-uwi ng probinsya. Gusto ko rin sanang kunin ang address niya pero pinigilan ko na lang ang sarili ko. Lalo na nang bumalik na si Carol para iabot kay Bella ang mga pabaon nitong pocketbook. At nang umalis na nga si Bella ay muli akong naguluhan sa kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko na nga bang talagang kalimutan si Bella at ang magiging anak ko sa kanya? O dapat ko nang panagutan ang naging bunga ng nakaw na sandali naming dalawa? Pero paano naman si Carol? Ayokong magalit sa akin ang asawa ko. Ayokong mawala siya sa akin. At sigurado ako na hinding-hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niya ang katotohanan. Papa Dudot, kahit gulo pa rin ang isip ko at nararamdaman ko ay hindi ko yon pinahalata kay Carol. Siguro tama lang ang naging desisyon ni Bella na paglayo mula sa amin. Para na rin sa ikakatahimik naming lahat, lalo na ng relasyon namin ni Carol. Kaya muli kong pinangako sa sarili ko na yun na ang huling beses na iisipin ko si Bella. At gagawin ko ang lahat para makabawi sa asawa ko. Han, ang sarap talaga nitong tinola mo ah. Siyempre, kasi paborito mo yan, di ba? Ang sabi mo pa nga, kahit yan pa ang araw-araw na ulam natin, ayos lang sa'yo. Oo, Han. Lalo na kapag ikaw ang nagluto. Talaga ba? Talaga? Kahit kailan hindi ka na umay sa tinola o sa kahit anong niluto ko? Hindi, no? Ang sarap-sarap mo kaya magluto, kaya hindi ako magsasawa. Okay. Sabi mo eh. Hay. Buntis pala si Bella. Kanino mo naman narinig yan? Sa inyong dalawa. Sa pag-uusap nyo kanina. Oscar, may gusto ka bang sabihin sa akin ngayon? Wala naman. Wala naman akong tinatago na kahit na ano sa'yo. Ano bang gusto mong marinig mula sa akin? Yung tungkol sa lahat ng pinag-usapan nyo ni Bella kanina. Narinig mo lahat yon? Oo, lahat ng dapat kong marinig. Oscar, paano mo nagawa sa akin to? Paano niyo nagawa sa akin tong dalawa? Han, magpapaliwanag muna ako. Huwag mo akong hawakan! Carol, makinig ka kasi muna sa akin. Ang bababoy niyo! Ang bababoy niyong dalawa! Alam mo, mabuti na nga lang at napigilan ko ang sarili ko kanina habang kausap ko si Bella. Mabuti na lang naawa ako sa kanya at sa batang dinadala niya kaya hindi ko siya kinaladkad. Ang higpit pa nga ng yakap ko sa kanya eh. Ang tamis pa ng ngiti ko sa kanya. Kahit na ang totoo, gustong-gusto ko na kayong saksakin pareho! Carol, sorry talaga. Hindi ko namang ginusto to. Hindi ko sinasadya na magkasala sa'yo. Natukso lang ako. Eh, gago ka pala talaga eh. Natukso ka ba sa ibang babae kahit magkasama tayo sa isang bahay? Paano ka ba niya tinukso? Nagumot ba siya dyan sa labas ng bahay natin? Ginagawa ba niya sa iyo yung mga bagay na ayaw kong gawin dahil hindi ko kaya? Saan ba ako nagkulang? Sabihin mo!
tayo makabuo ng anak hanggang ngayon. Hindi! Hindi dahil doon! Wala kang kasalanan! Wala kang naging kahit anong pagkukulang! Naging mahina lang talaga ako! Siguro... Siguro hindi lang ito ang unang beses na ginawa mo, Tano! Aminin mo nga sa akin na kailang babae ka sa abroad! Kailan ka nagsimulang magloko? Carol, ano ba yung iniisip mo? Iningatan ko ang tiwala na pinabaon mo sa akin nung umalis ako ng Pilipinas hanggang sa makabalik ako. Ngayon lang! Ngayon lang talaga ako nagkamali! Please, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Alin sa lahat ang pinagsisisihan mo, Oscar? Yung niloko mo ako? O yung nagkaanak ka sa ibang babae? Alam mo, sa tuwing iniisip ko na si Bella pa talaga yung naging babae mo, hindi ko mapigilang isipin na kung ilang beses nyo ba ginawa ang bagay na yon. Kung saang parte ba ng bahay na to nyo ginawa yung kababuyan yung dalawa? Inaamin ko naman na nagkamali talaga ako. At gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Carol, please. Ayusin natin to. Bigyan mo pa ako kahit isang pagkakataon na lang. Para saan pa? Para lokohin mo ako uli? Carol. Para magkaanak ka uli sa ibang babae? Hindi! Hinding-hindi kita mapapatawad kahit kailan, Oscar! Kaya tapusin na natin lahat ngayong gabi at aalis na rin ako sa bahay na to. Dahil hindi ko na kaya magstay pa na matagal sa lugar na to na sobrang binaboy niyong dalawa ni Bella! Papa Dudut, hindi ko alam kung paanong paliwanag at pagmamakaawa pa ang gagawin ko kay Carol para lamang patawarin niya ako. Narinig niya pala ang naging pag-uusap namin ni Bella tungkol sa pagkumpirma nito na ako nga ang tatay ng dinadala nitong baby. Ni hindi ko man lang nahalata ang biglang pagbabago ng mood ni Carol nang umalis na si Bella at ang buong akala ko ay nalulungkot lamang siya. Yun pala ay may kinikimkim na siyang sakit dahil sa nalaman niya. Papa Dudut, sobra akong nagsisisi dahil sa kasalanang nagawa ko sa asawa ko. Hindi ko lubos maisip kung bakit ba ako nagpadala sa tukso. Bakit hinayaan ko na maging marupok ang sarili ko? Kahit alam ko na mahal ako ng asawa ko, sa umpisa pa lang ay dapat ay hindi ko na in-entertain pa ang kung anumang pagnanasang nararamdaman ko kay Bella noon. Dapat mas inayos ko na lang ang sarili ko at ang relasyon namin ni Carol para hindi na lumalim pa ang kung anumang nararamdaman ko para kay Bella. At kung hindi rin ako kaagad natalo ng tukso, siguro ay nagawa ko pa sanang layuan si Bella at iwasan ang nakaw na sandaling inoffer niya sa akin. Papa Dudut, wala na po ako naging balita pa tungkol kay Bella dahil kagaya ng sinabi niya bago siya umalis ay puputulin niya ang lahat ng pwedeng maging communication namin. Patatahimikin niya ang buhay ko. Akala ko talaga noon ay matatahimik na kami pare-pareho sa pag-alis niya. Pero hindi pa rin pala. Dahil nawala na ang asawa ko sa akin. Nawala pa ang chance na makilala ko ang magiging anak ko. Papa Dudut, halos mag-iisang taon na kaming hindi magkasama ni Carol sa bahay pero hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako sa panunuyo sa asawa ko. Pinangako ko kasi sa sarili ko na hinding-hindi ako titigil hanggat hindi niya ako napapatawad. Ako naman kasi talaga ang punot dulo ng pagkasira ng relasyon naming dalawa. Kaya bakit ako susuko? Aminado ako na nagkamali talaga ako. Naging marupok at naging makasalanan. Pero pinagsisisihan ko na talaga ang lahat ng iyon, Papa Dudut, at gagawin ko rin ang lahat para muli akong mapatawad ni Carol at magkaayos kaming mag-asawa. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko na ito. At sana kahit na anong lapit ng tukso, kung mahal natin ang asawa at pamilya natin, gawin natin ang lahat para maging matatag ang relasyon natin sa kanila.
At wag na nating sisirain ang tiwalang ibinigay nila kung ayaw nating kamuhian nila tayo at mawala sila sa buhay natin. Ang inyong kabarangay at kapuso, Oscar. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.